Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Muli ay magtatalakay po ng mga impormasyon na makakatulong po sa ating pang-araw-araw na buhay. Tulad po, meron pong nag-message sa akin. Hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan. Ma'am Rose, good morning po. Pag nabalian po ba ang matanda, mayroon bang ibang remedyo po ba? Kailangan po ba itong paopera? Ang edad po ng nanay ko, 79 years old. At ayaw po kasing pumayag na operahan siya. Hindi na po ba yun madadaan sa hilot? Sabi niya, Ma'am Rose, good PM po. Bakit po kaya ganon? Ang mother ko, kung ano-ano ang sinasabi niya, yung bahay daw niya, ay uuwi siya. Tapos so, gusto niyang tumayo, samantala nabalian na siya ng paa. So, ano po nangyayari sa nanay ko? Ito po yung topic natin ngayon, paano natin naalagaan yung mga elderly na nanabalian ng buto. Gano po ba kaseryoso ang mga buto pagka nabali sa mga elderly? Pag sinabi nating elderly, mga senior citizen pataas tulad sa akin, ako po ay 67 years old, so kasali na ako dito sa elderly na to. Kaya tayo po mga elderly, babae o lalaki, iwasan po natin yung paakyat-akyat sa minsan meron kang abutin. So, iwasan na po natin yon. Mag-ingat po tayo at hindi na po tayo bata, baka tayo ay bumagsak. Pagka tayo po ay bumababa ng hagdanan, tignan nating mabuti. Baka matapilok tayo pag naglalakad tayo sa daan. Maingat para maiwasan natin na mabalian tayo ng buto. Lalo na po sa loob ng CR, madulas, siguraduhin ninyo na meron kayong safe ka, no, pagdating sa loob ng CR mo. Karamihan po ng mga naaksidente ay sa loob po ng kubeta. Ang ano po yung gano daw po kaseryoso pag nabalian ng buto ang isang elderly, mga matanda na. Alam mo yung mga bata, bawa, nasa wala ka pang 50, ang buto mo natin ay madaling makarecover. Lalo na po yung mga edad na 20, ganon. Basta ito ay sisementohin o kaya lalagyan ng splint, ang buto po ay madali itong gumaling after ng injury. Tapos, bibigyan pa ng physical therapy treatment. Taon-taon naman po kasi, no, karamihan po pagka nag-edad na ng 60, 65 years old, marami ng na-hospital sa mga elderly. Bakit po? Mataas ang panganib na mamatay ang isang senior citizen pag sila'y nabalian ng buto. Naalala ko po noon yung kapitbahay namin nung ako'y bata, nag-aalaga siya ng baboy. Tapos pagka nabalian ng buto yung baboy na inaalagaan niya, ito ay madaling mamatay. Kaya hindi ko makalimutan, sinasabi niya, siyempre pagka ano daw yung mga malikot, yung mga biik, ganon, saka minsan nadudula sila. So once na sila'y napilay, natapilok, na damage yung buto ng baboy, ito daw po ay madaling mamatay. Sabing ganon. Marami akong mga, dati ko po noon principal dun sa school namin, Patnubay Academy. Nagpunta siya ng Amerika, yun po ay nadulas siya. Ito na po ang naghina ng kanyang katawan, ito na rin ang kinamatay. Ganon din, yung isang principal din namin sa school, sa academy, yung nanay din niya ay natapilok sa loob ng CR, ninagnat, hindi na siya makatayo, ito na rin po ang kinamatay niya. Kaya tayo po mga elderly, mag-ingat tayo,
maiwasan natin ang madulas, no? Baka mabalian tayo ng buto. Sabi po kasi ng ano ng Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang mga nabaling buto, no, sa mga elderly ay mataas ang death risk ng mga after ng 10 years. Wow, gumaling nga. Kaya lang after 10 years, dun mo na maramdaman ang epekto ng pagkabalik ng buto. Yung po bang broken bones, madaling gumaling ba to sa mga nagkakaedad? Unfortunately po, ay hindi. 15% ng mga nabalian ng buto sa mga nagkakaedad, mabagal silang gumaling o kaya hindi talaga gumagaling. Anong dahilan? Dahil po sa tinatawag nating osteoporosis. Ang osteoporosis, ito po yung panghihina ng mga buto ng katawan. Dulot ito ng kakulangan ng calcium na nakadeposito sa buto. Ang kakulangan na ito ng calcium, nagdudulot ito sa buto mo maging malutong at madali itong mabali o masira. Ang osteoporosis ay isang sakit ng buto na nagyayari kapag ang mga mineral sa buto tulad ng calcium ay mabilis na nawawala. Kaya po madali pagka nadulas ka, na aksidente ka, madali itong mabali. Kaya ngayon, pagpasok natin ng edad na 60, ay kailangan mag-ingat tayo. Nagiging marupok, mahina ang buto natin. Ang tawag dito, osteoporotic ang tawag. Kaya pagka nabali, mahirap gumaling o kaya hindi na talaga gagaling. Ngayon po, pero syempre depende rin sa kalusugan ng isang tao. Pagka ikaw ay merong nag-exercise, ang number one nakakapagpatibay ng buto natin, init ng araw. Kasi yung sunlight, pagka naarawan ka, yung balat mo naarawan, yung vitamin D ng araw ay nadi-deliver sa ating katawan. Kaya yung vitamin D sa araw, natural vitamin D, tumutulong para ma-escort yung calcium makarating sa ating mga buto. Tsaka isa pa, pagka tayo po ay nakakatulog ng tama, siyempre pagka tayo po elderly na, kailangan meron na tayong 7 to 8 hours na tulog para makarecover tayo kagad. Kasi kapag tayo po ay nabalian ng buto, madali kang makarecover. O kaya, huwag na hintayin na mabalian ka. Habang ganitong edad natin, umapa ka na sa 60, tapos 61, pataas na, palakasin natin ang buto natin sa pamamagitan ng pagbibilad sa araw. 20 minutes every day. Tapos niyan, magkakain tayo ng malunggay, magkakain tayo ng mga dahong gulay. Diba yung kalabaw, yung baka, diba ang tibay ng buto nila? Yung kalabaw, tapos na katulong ng mga farmer na nag-aararo. Ang tibay ng katawan, kasi ang kinakain nila damo lang. Ibig sabihin nito, pagpalakain tayo ng mga malunggay, mga kangkong, mga talbos ng kamote, mga alugbati, basta madahon. Ito po'y mayaman sila sa calcium, pampatibay ng buto. Kaya ngayon, pag tayo kahit na hindi ka pa-opera, no? Basta po yung nabaling buto ay pasimento o kaya maglagay ng splint para hindi gumagalaw yon. Kaya pag very extensive ang injury, kailangan po ito minsan bago makarecover, umaabot hanggang 2 taon. Kaya paano po natin aalagaan ang mga elderly na nabalian ng buto? Ang goal po ng treatment ay kontrolin mo yung pamamaga.
kontrolin mo yung pain, no? Kaya ito po ang gawin nyo para hindi mamaga, magtapal kayo ng yelo. Yung pong dinurog-durog na yelo, ilagay mo sa plastic, no? Pagkatapos, mga, ako po ang ginagawa ko, plastic labo, yung mga 3 kilos, ganon. Naglalagay ako ng yelo, detali ko. Tapos, maglalagay ulit ako ng plastic para hindi tumulo kasi matutunaw yung yelo, di ba? Hanggang 3 plastic para sa ganon, kahit na matunaw yung yelo, hindi ito tutulo. Hanggang matunaw yung yelo, ginagamit ko pa rin yon. Kasi naranasan ko po yun, nadulas ako, naramdaman ko parang nag-gumanon yung likod ko. Sa loob ng 24 hours, naglagay ako ng yelo sa likod ko. Yung alam kong na-damage, within 24 hours, hindi ako kumikilos, yelo lang ng yelo. No? Yelo talagang nasa bed ako, 24 hours na may yelo. No? Basta palit-palit, may nag-a-assist sa akin, sa loob ng 24 oras, maya-maya yelo. After 24 hours, ang ginawa ko, 3 minutes na mainit para mabuhay ang circulation ng dugo, tapos 1 minute na yelo para mawala ang ano, ang pain at mawala yung pamamaga. So sa loob po ng 24 oras, ganun ang ginawa ko. So the first na pagka-injury mo, puro yelo lang yon. After 24 hours, i-hot and cold mo. I-hot and cold. Ang purpose ng hot, para magkaroon ng good circulation of the blood. And then, ang purpose ng cold, matanggal yung pain. And then, yung inflammation. So, after that, ikatatlong araw, ang gamit ko na ay hot water bag. May init na tubig na. Para sa ganon, mag-circulate ang dugo. Para sa ganon, mabilis ang healing. Kaya nga po, ang goal ng treatment sa broken bones, no, ay kontrolin mo yung pain at alisin mo yung inflammation. I-prevent mo yung complication. I-prevent at saka i-restore mo yung ano, yung normal use ng fractured area. Kaya ang gawin nyo, magpalagay kayo na pasimento mo, yung ikas mo o kaya splint. Ito yung mga supportang semento. Ito po yung ang splint ay para hindi gumagalaw yung apektadong buto. Ito yung mga orthopedic devices para protektahan at masuportahan yung nabaling buto. Para sa ganon ay hindi sila malihis, ma-align sila. Kaya nga po yung sabi mo yung nanay mo, parang kung ano-ano mga sinasabi niya. Alam mo, pag nabalian ang buto sa mga elderly, nagko-cause ng confusion, nagdi-delirio sila. Ito'y temporary problem na. Pero kung yung elderly na yan ay meron na siyang problema sa kanyang pag-iisip, nagiging ulyani na, lalong lumalala pagka dahil dun sa pain. Siyempre masakit yun eh, yung nabaling buto, ang sakit nun. Dahil dun sa pain na nararamdaman ng matanda, nagdi-delirio siya. Kaya kung ano-ano ang kanyang sinasabi, pero temporary lang naman yon. Kaya nga po, lalo na pagka in pain talaga siya, sa sobrang sakit na nararamdaman niya, dahil 79, hindi niya ma-express yung pain niya, sa sobrang kirot na nararamdaman niya, nagdi-delirio siya. Kaya alam mo, yung pong kasing mga broken bones, ito'y life-threatening, nakakamatay yan, lalo na po pag na-shock, ganon, at nagkaroon ng komplikasyon, nagkaroon ng impression, yung fractured na buto. Kaya ito po ang general, ang mga nabalian, involved po ito
ng dobling pag-iingat. Tulad na sabi ko, ang isang delikadong nabalian, pag merong kasamang ugat na naputol, naku, mahirapan ang pati paghinga mo, apektado dyan. Mag-take kayo ng vitamin C. Ito pong vitamin C natin ay meron siyang meron siyang sodium para hindi mahapdi sa sikmura. Kasi iniinom yung vitamin C 30 minutes bago mag-almusal. Kasi water-soluble vitamin C to. Very effective ang vitamin C pag tubig lang ang iinumin mo, wala ka pang kinain. Kasi nga, madali itong ma-absorb ng ating katawan at may ihi mo yan. Ang vitamin C po, powerful antioxidant, pampalakas ng immune system para mapabilis yung healing process, mapabilis yung paggaling ng buto ng nanay mo. At pa-prevent din ito ng pagtaas ng blood sugar. At ang vitamin C po, tulad ng nasabi ko, ay nag-encourage ng production ng white blood cells, sinatag nating lymphocytes and phagocytes, para protektahan ka sa infection. Diba? Sabi ko, ang nakakatakot sa nabalian ng buto, may infection. Ang vitamin C, protection sa infection. Tulad po na sabi ko, ang vitamin C natin, water-soluble vitamins, hindi ito nai-imbak sa katawan. Naiihi natin ito agad. Kaya kailangan, pero ito, pag minum ka ng vitamin C, ay na-absorb naman to sa bituka. At mula sa bituka, directly, sumasama na to sa circulation ng dugo para magamit mo ang nutrient, ang sustansya, ang medical benefit nitong vitamin C. So, 30 minutes before breakfast, inumin mo yan. Samahan mo na ng Super B Complex. Ang Super B Complex, ito ay napakahalaga sa ating good health and well-being. Kung meron kang, tulad na sabi ko, yung osteoporosis, ito ang reason kaya nagkakaroon, pag nabali ang buto mo, hindi gumagaling. Kaya itong Super B Complex, ito po ay protection. Merong protective role ang Super B Complex sa buto natin. Ito'y para ma-prevent ang nerve damage, manatiling healthy mga nerve sa mga katawan natin, ay mag-take na Super B Complex. Ito'y meron direct impact sa ating energy level, brain function, cell metabolism, and it improve the joint mobility at nag-i-increase ng red blood cells, maiwasan ng anemia, kung mahina pang tunaw mo for good digestion. Kaya, for healthy appetite, mag-take ka ng Super B Complex. Inumin mo to kasabay ng vitamin C on an empty stomach 30 minutes before breakfast. Ako po, iniinom ko yan, vitamin C at Super B Complex, every day, every morning, 30 minutes bago ako mag-almusal. Alam nyo, pagka tayo po ay merong arthritis, natapilok, napilayan, no, meron kang meron kang osteoporosis, mahina ang buto, inom pa tubig. 'Di ba? Sabi ko pagising sa umaga, inom lang tayo ng 3 basong tubig na maligam-gam. Kada 5 minuto, 1 baso. Ang tubig po kasi ay tumutulong para yung dugo ay 'wag lumapot. Para yung nutrients ay sumama sa circulation ng dugo, pati yung oxygen ay mabilis, no? Mabilis madumaloy ang nutrients and oxygen sa tulong po ng tubig. Yan, napakahalaga na pag after ng injury o after surgery, para yung mga cell repairing nutrients ay makapunta dun sa recovering area. Ang pinaka-transportation ng oxygen at nutrients ay tubig. Kaya, inom pa'y lagi ng tubig. Kaya yun na, pag matanda na, hirap uminom ng tubig. Kaya, ugaliin po natin, kahit hindi ka nauuhaw, uminom ka ng tubig. Pagising sa umaga, 3 basong tubig na maligam-gam. Pero wag mong sabay-sabay inumin yon. Kada 5 minuto, 1 basong tubig na maligam-gam.
Ngayon, ang tulad po na sabi ko, pagka tayo po ay may edad na, candidate na tayo sa osteoporosis, na umiimpis na yung ating buto, madali na itong mabali. Kaya nga po, pagka nabali yan, pag hindi mo ginamot, eh wala kang correct treatment, magkakaroon ng serious infection and permanent deformity. Magkaroon ng long-term problem, importante po na ito ay yung agapan. Kaya kailangan nyo po ng doktor na titingin dyan. Kailangan yung manabaling buto, kung ayaw pa-opera, pa-simento, at maglagay ng splint para hindi ito gumagalaw. Kaya nga po sa current study nila, sa kanilang observation, ang ating katawan pagka nagsimula na tayong magmenopause, no, ang stem cell number natin sa bone marrow ay bumababa na. Kaya pagka na-fracture ka, mahirap nang gumaling. Kasi yung stem cell number natin sa ating bone marrow, nagda-drop na. Itong mga stem cell na to, ito yung mga special cell pinuproduce ng bone marrow. Ito yung mga spongy tissue na nakikita mo sa center ng buto. Ito po ay merong main tatlong type ng blood cell, na ito po ay yung red blood cells. Ito yung nagdadala ng oxygen around the body. White blood cells, ito yung to fight infection. At yan po yung component nitong ating stem cell. Kaya pagka pwede kang gumaling kahit hindi ka pa-opera, pero pag bata ka pa, pag na-active ka pa, pero pag edad na natin ng 65, 70, 79, 80, mahirap nang gumaling yung mga broken bone at fracture. Kaya after ng fracture, no, kailangan po nito ay talagang masusing pag-iingat. No, huwag pabayaan yung matanda na mag-isa lang. Lalo kung naiihi yan, talagang tatayo yan, lalo pong mapipinsala. Kaya dapat 24 hours, meron pong bantay ang matanda. No? Kaya nga po, sa pamamagitan yan, ako po may nanay ako, ang tatay at nanay ko, nung sila po nag-edad na ng 70, kinuha ko na sila, no? Kinuha ko na, meron kaming sariling bahay noon, pero nung nag-edad na po sila ng 70, kinuha ko na sila, tinira ko na sila sa bahay ko, na meron silang 24 hours na nagbabantay sa kanila. Lalo na nung may sakit sila, laging lang may nagbabantay sa kanila. Kaya umabot sila ng 90 years old bago namatay. Kaya nga po, ito po nakalagay sa Bible, honor thy father and thy mother. Sa 10 utos ng Diyos, ang isang utos ng Diyos na may pangako, ang igalang mo ang tatay at nanay mo para humaba ang buhay mo. Yan po ang pangako ng Diyos, na merong, yan ang the law of God na may promise. Kaya pag mapagmahal ka sa nanay mo, mapagmahal ka sa magulang mo, hahaba ang buhay mo. Kaya kung ano yung ginawa mo sa nanay mo, yun din ang gagawin sa'yo ng mga anak mo. Patulad po yung anak ko, nakita ng anak kong babae na yung aking biyanan, inalagaan ko nung may sakit, tapos nakita niya yung tatay-nanay ko, hanggang sa huling hininga nila, hindi ko sila pinabayaan. Nakita ng aking anak, alam mo, sabi ng anak ko, nasa Amerika siya, alam mo, mami, nakita ko kung paano mo inalagaan sila, lolo. Pag tumanda ka, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ang sarap sa tenga, di ba? Kasi nga po, kung ano yung ginawa mo sa magulang mo,
yun din ang gagawin sa iyo ng anak mo. Kaya sabi ko nga sa anak ko, itong legacy, itong pamana na to, dapat i-transfer natin sa family natin. Yung legacy of caring the elderly, huwag mawawala yon. Kaya nga po, ang ito pong mga orthopedic trauma and fracture, kailangan po ng yung mga care sa kanila, no? Kaya nga po, inuulit ko, ano ang dapat nating gawin para gumaling ang mga nabalian ng buto, ano po ang mga program. Alam nyo, meron kaming oil, yung crystal oil. After na hinot and cold mo, lagyan mo ng hot compress, pagkatapos mong pinaligpit. Tsaka pala, yung mga matatanda natin na nabalian ng buto, malaking tulong po yung napapaliguan sila kahit na every other day. Yung kalinisan ng katawan, no? Kalinisan ng katawan, importante. After that na hinot and cold mo, o kaya pinaliguan mo, o kaya hinilimusan mo, ay i-massage mo ng crystal oil. Nakaka-relieve ito ng pain, mga sakit ng tuhod at balikat, pananakit ng muscle, pulikat ng binti, mga sakit ng mga pangangalay ng kalamnan, arthritis, rheuma, pilay, nabukulan. Maganda po ang crystal oil. Maganda rin yan sa hilo, sakit ng ulo, sa hilo, sa sakit ng sikmura, kinakabag, baradong ilong, pag inatak ka ng cough and cold, may varicose vein ka, tapos hindi ka rin kakagatin ng lamok, pag hinaptas mo sa balat mo yan. Yan din maganda sa sinisikmura, yung ating crystal oil. Available po ito sa Patnubay, pwede kayo magpa-deliver. At ito po yung tips para mabilis gumaling ang nabaling buto. Tamang pahinga. Kailangan po may sapat na pahinga para mabilis gumaling ang mga nabaling buto. Kailangan po itaas mo ng bahagya ang bahaging napinsala para maiwasan ng pamamaga at sakit. Dapat nyong alalahanin na wag mong gagamitin, galawin yung napinsalang bahagi, no? Bahagyang pagkilos lang. At kung gusto mo maglakad, kailangan may tungkod ka lagi. Kailangan ng tungkod, suporta para gumaling yung pilay, or talagang hindi mo talaga gagamitin yung paa, huwag mong ilalakad. Kaya kailangan pag elderly, may wheelchair na yan. Kaya tayong mga anak, yan ating papakita yung ating pagmamahal sa ating mga magulang. Pangatlo, pagka nabalian, yung semento or cast, importante yan. Pati yung splint para maiwasan na di gumagalap. Tapos, pa-physical therapy mo, ang physical therapy, ito po ay ginagawa yan sa hospital para bumalik sa galaw yung kalamnan natin na na-damage. Tamang nutrition din. Ang maraming sustansya at mineral sa buto ay yung para mabilis gumaling. Meron kang calcium, meron kang magnesium. Importante yan. Yan po ay nagpapatibay ng ating buto. At iwasan din po yung mga yung masyadong matatamis na pagkain, no? Kaya inulit ko po, ang calcium po at magnesium with vitamin D, ito yung mineral at vitamina, nagpapalakas ng ating buto, ma-maintain ang healthy bones, maiwasan nyo po yung osteoporosis para din ma-prevent ang pulikat at maiwasan ng mabilis na pag yung bone loss. Ang calcium po ay very effective para ang ating buto ay tumibay. Plus yung omega 3, maganda rin po ito para maiwasan yung pamamaga at ma-reduce yung panganib ng yung infection. At ito po ma-reduce yung mga pain, no? Kaya nga po, para very effective to sa pain relief, itong omega 3. Kung gusto nyo pong umorder nito, pwede nyo po akong i-PM sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan.
sabihin niyo lang yung pangalan niyo, address at cellphone number niyo para ma-deliver yung items. Cash on delivery po ito, no? Kayo po yung nanonood sa akin dito sa aking Facebook page, Patnubay sa Lusugan. Pwede niyo itong i-share, pwede itong i-follow and like sa aking YouTube channel ay Rose Alfonso. Pwede niyo po kayong mag-subscribe para pindutin niyo rin yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Kaya kayo po ay patuloy na tumangkilik sa ating program para marami kayong matutuhan. Tayo po'y dadako sa ating Food for Thoughts, Hebreo chapter 13 verses 15 to 16. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkakilala sa kanyang pangalan. Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinulagdan ng Diyos. Lalo na po kung ang ating pagmamahal ibibigay natin sa ating mga mamagulang na matanda na. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala patubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.